Magandang 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 laki po kayo sa akin. By the way, nagjo-joke lang po ng inyong lingkod. Ito na lang po ang inyong lingkod sa official vlog para po magkunti ang magturo po ng kunting idea. At ang topic po natin ngayon ay about po sa transistor. Okay po, meron po tayong dalang uri ng transistor. Yan po yung NPN transistor at saka PNP transistor. Okay guys, tandaan niyo po yan ha. Ang parts po ng transistor ay meron po siyang base, collector, at saka emitter. Ayan po yung symbol ng NPN. Ayan yung arrow na kababa. Ayan po yung emitter. Okay po, manggagaling po yung ano sa collector, sa base, pupunta sa emitter. Tapos sa collector ang papasok sa base. Okay po guys, isang trivia po para po, ano ba itong transistor? Ayan po yung transistor niyan, ayan po yung nag-amplify o nagpapalakas. Transistor apa? Transistor ay nagpapalakas ng yano. At saka na pwede rin gawing switch. Kaya rin po isa rin po sa mga voltage stabilizing or nagsisignal ng nagmo-modulate ng signal. Pwede rin po siya maging rectifying. Okay po. At ang transistor po yan po yung dalawang diode na nagko-combine sa isang component, sa isang parts. Ayan po yung dalawa. Yan po yung kagaya nitong NP, tinuturo ko NPN po. Yan po yung dalawang diode na ang nasa gitna ay dalawang positive na magkasalubong. Ayan o. Kaya NPN. Okay po? Pero pag PNP po naman, ganito po naman yan. Dalawang diode po naman yan. Ang nasa gitna niyan ay yung negative dahil PNP yung transistor na pinapaliwanag ko. Ay isa pa po ang tega po sa NPN. Pag may nakita po ganyan na number na mga number at saka yung may letter na C or D, yan po yung tinatawag na NPN transistor. Excuse me po, NPN po transistor. Pag halimbawa po naman ang letter ay makikita nyo ay A and B, NPN po yan, PNP ha. At tandaan nyo po yung mga technician o mga electrician para mapamiliarize nyo. Saka kung titestingin nyo po naman yung transistors, gagamit po ng multimeter, siyempre din nyo po ilalagay yung selector sa symbol ng diode. Okay po? Ngayon, pag tinesting nyo po yung base saka emitter, para po malaman nyo na kung alin doon ang emitter, yun po yung high resistance ng isang transistor. Pag low resistance, pag sinukat nyo po yung base saka collector, low resistance po yan. Base emitter, high resistance po. Kaya malalaman nyo po doon kung wala mang puntaging, o naburo na yung tagging niya ng transistor, malalaman niyo pa kung alin doon yung collector saka emitter. Okay guys, inuulit ko, base emitter, high resistance po ha. Base collector, low resistance. Yan, mapapamiliyarize po kung ano po yung pag wala pong tagging ha. At yan po yung symbol ng transistor. Okay guys, itong trio po na pinakita ko sa inyo, sana po may natutunan kayo kung paano po ipamiliyarize ang isang transistor at saka i-testing. Ngayon po, ang pagtitesting po ng transistor, tinuturo ko rin sa inyo, pag wala po siyang palo, pag halimbawa nilagay niyo po yung positive dun sa B, sa negative yun si, pag wala po yung palo, open po yung inyong transistor. Okay po? Ayan. Pero pag pumalo po naman na pumunta sa zero, shorted po yung transistor nyo. Pero pag yung tester niya po ay nandun lang sa gitna, pag alagalo ng kunti, leaky po. Leaky. Madali na rin po masira yung transistor. Ganyan po ang pag-testing ng transistor. Okay po. Continuity lang. Pag may continuity, okay po yung transistor nyo. Buo pa ibig sabihin. Okay guys, maraming salamat po. Sana po may natutunan kayo about po sa transistor, familiarize sa kapag testing. Pasensya na po kayo. Wala po tayong actual na tester ngayon. Pero kung meron po ako dito ng transistor ka, ayan, multitester, ituturo po siya paano nyo malalaman kung sira yun.